Hello guys! Welcome to my channel, Ibe Mercadero Bautista. At ang channel na ito guys ay isang advocate. Ang advocate po guys ay tumutulong sa mga OFW'ng inaabuso dito sa ibang bansa. So kung ikaw ay may violation ang amo mo sa iyong kontrata, so pwede niyo akong i-PM, ilagay ko sa baba ang aking FB account upang mag-uusap tayo guys about sa inyong problema kasi may mga katanungan kaming kunti na ipaabot sa inyo. So guys, for today's video guys, kung ikaw po ay may mga pamilya na nandito sa ibang bansa, tamang-tama tambay ka dito hanggang matapos ang videong ito dahil dito sa videong ito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano ko po natulungang makauwi si OFW Justin Carlewis De Lara, isang private driver dito, isang driver sa company na dito sa bansang Kuwait, at ang amo niya guys ay isang royal blood, makapangyarihan guys, pero ang amo niya guys ay may violation dahil po sa ang sahod po ay hindi tama. So guys, umpisahan na natin ang aking pag-sharing about sa case ni Justin Carlewis De Lara. So eto guys, ang una na, ang step by step tayo guys ha, upang kayo din ay makatulong sa mga OFWs na marami sa social media. Lalong-lalo na po sa FB. Andoon sila guys, nag-share ng mga kinukulong, ng mga walang sahod, ng mga ilang buwan na walang sahod. Andoon guys, naghihingi ng tulong yung mga nagkukulong sa CR, kaya ganyan. So guys, no need na po guys na share hanggang dyan ka lang. So isa ka ding makatulong guys. Paano po makatulong guys yung ang ating gagawin ay dadalhin ang kanilang busis patungo sa ating mga pamunuan. So disclaimer, ako po ay hindi nagtatrabaho sa embassy, sa POEE, sa Malacanang o sa anumang mga pamunuan sa gobyerno kung hindi ako po ay isang ordinaryong katulong lamang dito sa bansang Kuwait guys. So ito guys, umpisahan na natin. Ito po guys, dito siya sa FB, naghihingi po ng tulong si Justin Carlewis De Lara. So, ito po ang reklamo niya guys. Name full in passport is Justin Carlewis De Lara Barot. 34 years old, Justin B. Barot ang ano niya, ang FB. Ang FB niya, FB name. Job site niya is Kuwait. Tapos address Bulacan, San Jose del Monte, Francisco Homes. Tapos August 30, 2019. Ang agency niya na sa Pilipinas is International Progress Incorporation. Ito ang number. Tapos ang name of employer niya dito sa bansang Kuwait ay Hamoud E.H. Al-Sabah. Isa siyang royal blood. Oo, royal blood. Kibla Abdullah Salim, ang address niya, Street B10, Watania Market Complex, 5th floor, office number 503. Romanita Validilla De Lara po ang mother niya na complainant. Nilagay natin. So, address ito, Francisco Home, DGDM Bulacan. Ito po guys ang pinaka-importante sa lahat. Yan, kukunin natin guys, unang-una natin gagawin, kukunin natin ang passport number, ang full name, name of agency, name of employer, saang bansa siya, tapos ang reklamo niya guys. Huwag kalimutan guys na ito ang pinaka-importante na ating
kukunin ang kanyang reklamo kung valid ba o hindi. Hindi po tayo guys, basta-basta na lang tumulong kung nahuhumsik lang siguro or ano-ano ba. Siguraduhin natin guys na may violation sa kontrata dahil kita po guys ang nanganganib. Mababaliktad po tayo guys, pwede tayong kakasuhan nito. Kung tayo ay ano nang gusto nang makatulong pero yung tao na ating tinutulungan ay sinungaling pala. Isipin natin guys na ang ating kalaban dito ay ang amo number one at ang agency guys na nagpapalipad sa kanila. So yan po guys ang dalawa nating kalaban kung hindi natin sisiyasatin kung totoo o hindi ang kanilang mga problema. So, ito na guys ang complaint ni Justin. Ako si Varot Justin Carliwis, isang driver sa bansang Kuwait. Simula po nang dumating dito last week ng August, ay pinapasok agad kami ng buwanang sahod namin. Ay buwanan dapat, subalit apat na beses ako nakatanggap ng sahod sa aming employer at binawasan pa, at ang oras ng trabaho ay 12 hours, at ang bayad sa renta ng bahay na kulang ay sagot pa namin. At sana po nakiusap ako sa inyo na matulungan ako dahil ang employer ay isa daong alsaba. Kaya natatakot kami na kung anong pwede niyang gawin kung ako ay magsasadya at magrereklamo sa embahada. Sana mabigyan niyo din ako ng payo kung ano ang dapat gawin. Maraming salamat po, assisted by Admin EB Bautista, East Bantay OFW Assistance Group Volunteers. Pa-shoutout muna ako guys kay Founder Jeffrey Balsa at Hedilaya Maririn Ruhas, na siya po guys ang nakakonek sa imbahada sa buong bansa. So guys, ito po ang reklamo ni Justin at saka wala siyang pira dahil walang sahod. Ito po si Justin Carliwis de Lara. Ito po ang ano niya guys. Ayan po siya guys. Ayan. Ayan si Justin. Ayan siya guys. Nagkasakit siya ng allergy. Kasi hindi nandun lang yung sabah. Hindi na siya pumapasok. So, agad ang una kong ginawa, nang natanggap ko ang reklamo niya at complete information, dahil case po ito guys, case. So kailangan maingat tayo guys, dahil baka kita po guys ang makakasuhan. Kaya ang una-una kong ginawa guys, ipanireport ko siya ni Head Elida Marilyn Rojas, na siya po guys ang nakakonek sa embassy. So, na-report ko na ang case ni Justin guys patungo sa nakakonek sa embassy. Agad-agad itong nag-email papunta sa Dolly, sa immigrants. Ilagay ko dyan sa baba guys ang mga pamunuan na pwede nating malapitan. Tatagalugin nyo lang guys, magbigay lang kayo ng complete information, passport number, date of arrival, at saka address, name of employer, name of agency sa Pilipinas. Kung hindi nyo alam ang agency sa abroad, at kung alam nyo ang agency sa abroad, is pwede rin. So, importanteng malalaman ang agency sa Pilipinas, guys. Kasi yun po ang ating sasakalin. So, nang naano na ito, guys, nang na-email na ni Head Elida Marilyn Rojas itong kanyang reklamo, guys, agad-agad, minutes lang nagre-reply agad ang migrants o Dolly. So, ayun, repatriation. Iyon po ang inano namin. Repatriation po, guys, ang aming ginawa ito. Ang repatriation na ini-email ni Head Elida Marilyn Rojas. Ito po siya, si Justin Carliwis de Lara. Ayan po guys ang aming email ni Justin Carliwis de Lara. So ayan po guys ang OFW Command Center, yung Dolly po guys. Ayan po ang Dolly. So ito na, very urgent salary problem, requested assistance for immediate repatriation distress
OFW Barot Justin Carl Lewis de Lara. So pagkatapos dito, the guys, sa ano, kasi ang agency niya, guys, ay hindi man hindi nakikoordinate. Ilang beses pabalik-balik ang nanay niya sa agency, walang nangyari. Kaya guys, umaaksyon na kami. Kasi unang-una gawin dito, guys, ang family nila ang magpunta sa kanilang agency. Dahil ang agency po, guys, ang nagpapalipad, so sila din po ang magpapauwi. O sila din ang magre-rescue kung sakaling yung kanilang workers po ay nanganib na, kinulong, walang kain, may sakit, o ano, hindi bibigay sa amo, walang sahod, agency po ang managot dyan. Dahil sila po ang nagpapalipad, so sila po din ang magpapauwi. So guys, ang embassy ay nagsasaka lamang po, ang POEE ay nagsasaka lamang po, at tinatakot ang agency na pag hindi makauwi ang distress ay ikakansila ang kanilang lisensya, hindi na sila makapapalipad kung hindi o makauwi ang distress. So ang Malacañang po nagsasakal din. So agency talaga, lahat-lahat agencies, dahil sila po ang nagpapalipad, so sila po din ang magpapauwi. So guys, nakauwi si Justin Carl Lewis de Lara, guys, June 1 nakauwi si Carl Lewis Justin de Lara sa awa ng Diyos. Nakauwi na siya, guys, nakasali siya sa charter flight noong the 18th charter flight of Airways Flight Department ng Philippine Embassy in Kuwait. Ayan guys, nakauwi siya, guys. Hindi siya nagtatagal, pero grabe ang pinaghirapan ni Justin. Grabe ang naranasan ni Justin, guys, sa kasi pananakot ng amo na hindi pa siya nakatulog, yung mga internet niya hindi nabayaran, tsaka ano, guys, pero sa awa ng Diyos nakauwi si Justin, guys, na walang kahit 5 duling na nagasto, guys. Siya po ay break contract. Dahil po, guys, ay ang amo niya ay may violation. So, ganyan, guys, ang ating video for today. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po, guys. Hanggang sa susunod na video, ang aking channel, guys, ay para sa mga OFWs na inaabuso. So, God bless us and thank for watching. Bye-bye, guys.